Kailangan natin pang jump start. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang teleradyo. Balita ngayon! Pinaghahanda na ang mga residenteng nakatira sa paligid ng Hinsa Dam sa General Trias, Cavite dahil sa nagpapatuloy na pagtaas ng antas ng level ng tubig nito. Ayon kay General Trias MDRRMO Fernando Olimpo, umabot na sa level 2 o orange level ang tubig sa Prinsa Dam mula kaninang alas 8 ng umaga. Sakali anyang umapaw na sa 14 na barangay ang posibleng bahain sa bayan. Mula alas 6 kagabi, umabot sa 252 na individual o 52 pamilya ang lumikas dahil sa pagbaha bunsod ng pag-apaw ng mga ilog at irrigation canal. Hindi pa rin pinadadaanan sa ngayon ang Santa Clara Vibra Bypass Bridge dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, bunsod ng habagat, magpapakawala naman ng tubig ang Ipo Dam sa Bulacan ngayong tanghali. Ayon sa PAGASA, umabot na sa 100.56 meters ang level ng tubig sa Ipo Dam mula kaninang alas 7 ng umaga at inaasahan pa itong tumaas dahil sa walang tigil na pag-ulan. Pinapayuhan ng mga residenteng nasa mababang lugar at malapit sa Angat River na mag-ingat at maging alerto sa posibleng pagbaha. Kabilang dito ang mga nasa North Zagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel at Hagonoy. Para sa iba pang may init na balita, manatiling nakatutok sa Teleradyo at sa aming website, Twitter at Facebook. Ako po si Raya Capulong. Problema sa pag-ibig, pamilya at relasyon. Halina't pag-usapan natin kasama si Brother Jun Banaag sa Catholic Mass Media Awards Hall of Fame for Best Counseling on Radio, Dr. Love Radio Show. Dr. Love Radio Show. Talk about your problems and let me hear you up. Dr. Love, ating pakinggan ang magkulay na buhay kasaysayan ng ating mga tagapakinig. Brother Jun Banaag, OP. Dr. Love, the Love Clinic is open. Dr. Love, Radio Show. Kahit tagal nang may crush sa'yo, pero suntok sa buwan ang wish na to. Pag natisod ka at nasa loob kita, hindi matatagal ay tayo na. Oh, Dr. Love. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi at madaling araw ho sa inyo. Ano man ang weather niyo sa inyong pinaroroonan, sana po ay safe kayo. Dito sa amin sa Pilipinas, nako, medyo ilang araw na pong maulan at mayroong mga lugar na binaha as useless. Pagkaganyan yung mga panahon ng pag-ulan, inaasahan na po natin ang baha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. May ilang bahagi sa Pampanga, sa Bulacan na inabot din ang baha. Merong mga nakatira sa mga baybaying dagat sa coastal areas na sa gawin ng Cavite, if I'm not mistaken, na medyo nasira ang mga bahay. Hindi medyo, nasira talaga ang bahay nila dahilan po sa lakas ng hangin at lakas ng hataw ng alon galing sa dagat. Pero in-advise po sila na pansamantala iwanan muna ang bahay para maging ligtas. And napanood natin yan sa TV Patrol kagabi na talagang ayaw nilang umalis ng bahay. Well, we can only do so much. Pwede natin silang kumbinsihin, but the final decision of course ay nasa kanila. Tayo na po ang mag-iingat sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya. Kung tayo po ay nanganganib, mas makabubuti po na lumikas tayo at yan naman po ay para sa ating benepisyo.
Welcome po sa programang Dr. Love Radio Show ngayong araw ng Linggo, 25 ng buwan ng Hulyo. Bukas po ay kafiestahan dito sa aming bayan. Happy Fiesta sa aming bayan sa lungsod ng Taguig. Ang aming patrona dito ay si Santa Ana na ina ng Mahal na Birheng Maria. Actually, ang fiesta bukas ay fiesta ni Santa Ana at saka ni San Joaquin. Si San Joaquin ang asawa ni Santa Ana at si San Joaquin ang ama ng Mahal na Birheng Maria. Ang Santo Papa, si Pope Francis, ay nagpahayag po na itong araw na ito ng linggong ito, 25 ng buwan ng Hulyo, ay itinalaga niyang First World Day of Grandparents and Elderly. So ito ay araw ng sa buong daigdig ng mga lolo at lola at ng mga may edad. Hindi nangangahulugan lolo at lola sila, mga elderly. Celebrated on the 25th day of July, which is today. At sangayon po sa Vatican's dicastery of the Laity, Family and Life, ito ay isa-celebrate sa araw na ito hanggang bukas, araw po ng kafiestahan ni Santa Ana at saka ni San Joaquin. Ang theme nila ngayon, I am with you always. Ako'y palagi niyong kasama. Hango po yan sa 28 kabanata ng Ebanghelyo ni San Mateo sa talata 20, if I'm not mistaken. Ito'y paalaala sa mga may edad, paalaala sa mga lolo at lola, sa mga elderly, na hindi po kayo iniiwanan ng Panginoon itong mga panahon na ito ng inyong pagtanda. Panahon ng paghina ng inyong katawan, pagiging malimuti ng inyong isipan, limitado ng mga kilos natin, ang Panginoon po ay nandiyan at lagi tayong kasama. No? So ito ay paalaala po ng ating simbahan at paalaala ng Panginoon sa pamamagitan ni San Mateo sa kanyang 28 kabanata ng Ebanghelyo, talata 20, I am with you always. Yan. So, lalo na po itong panahon na ito ng pandemya, kailangan po natin yan. Mamaya po ay magiging panauhin natin. Well, actually, hindi natin panauhin. Every Sunday ay kasama po natin ang binibining Fatima Soriano na may bagong CD na inilabas ngayon. Pag-usapan natin mamaya yan. Kasama natin na magtatalakay sa pagninilay natin sa Ebanghelyo sa araw na ito, si Miss Fatima Soriano. At kukuha rin po tayo ng update sa mga nagaganap ngayon dyan sa San Diego, California. And then, sa ating interview, maniniwala po ba kayo na mayroong isang Pilipino na may kapansanan, physical defect. Ang Pilipinong ito ay Paralympic swimmer na lalahok po sa darating na Tokyo Paralympics. No? Atin pong kilalanin siya, isang may kapansanan, pero nakakuha na ng maraming medalya at ngayon po ay lalahok sa Tokyo Olympics, no? Sa Paralympics. So ating alamin yan, magiging panauhin natin si Erwin Gawilan, Paralympic swimmer. Mamaya po yan. In the meantime, lais natin batiin ang lahat ng ating mga kaibigan, mga Pilipino sa labas ng ating bansa. No? Binabati ho namin kayo ng magandang umaga, tanghali, hapon at gabi at sana po ay safe maligtas dyan sa inyong lugar. Welcome po sa ating programa at tayo po ay napapanood ngayon syempre sa Sky Cable Channel 26 at sa iba pang mga cable providers all over the Philippines. The Filipino Channel sa labas ng bansa, sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Napapakinggan din po tayo sa mga sumusunod na mga digital platforms katulad po ng ABS-CBN Radio Service App. Nandiyan din po ang ABS-CBN News App, ang news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News.
Welcome din po tayo sa ating programa. Yung mga gustong magpadala ng kanilang mga mensahe, mga pagbati, mga concerns, or problema na gusto po ninyong talakayin natin sa ating programa. Mamaya, dalawa ang tatalakayin nating problema at very relevant itong mga panahon na ito, no? Maaari po kayo mag-text sa ating programa. I-text lamang po ninyo ang Teleradio Space React. Ilagay niyo po ang pangalan niyo, taga saan kayo, at ang inyong mensahe, at isend po ninyo sa 2366. Teleradio Space React, ilagay niyong mensahe niyo, ang pangalan, at ang inyong lugar, at isend po ninyo sa 2366. Yung gustong makipagkwentuhan po sa atin, bukas ang linya ng ating telepono, maaari po kayong tumawag sa ating linya ng telepono, 3415-2272, locals 5671 hanggang 5673. At doon sa mga nanonood sa Facebook at sa YouTube channels, pwede po ninyong i-post ang inyong mensahe para ho makarating sa amin dito kung meron kayong mga pagbati or problema na gusto ninyong talakayin natin. At sa mga gustong gumamit ng email, ang ating email address ay drloveradioshow@gmail.com. drloveradioshow@gmail.com. Simula pa lamang po yan, pagbabalik natin ang mabuting balita para sa araw na ito at siyempre ang ating pagnilay kasama si Binibining Fatima Soriano. Pagkain pang-espiritual, mga salita ng Diyos, mga ginto ang aral na gabay sa ating kaluluwa't kasalukuyang pamumuhay. Pagkain pang-espiritual. Ang ating pong mabuting balita para sa araw na ito ng Linggo, 17th Linggo sa karaniwang panahon, ay matatagpuan po sa 6 na kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan, talata 1 hanggang 15. Noong panahon yun, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo ron. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin o subukan si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, eh hindi po sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon pong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit, gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin niyo sila, wika ni Jesus. Madami ang tao sa lugar na yun. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga 30. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila at ang makakain nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakul. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis mag-isa patungo sa kaburulan. Giliw ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang Panginoon ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang
ang sinumang lumapit sa kanya ay hindi magugutom at ang nananalig sa kanya ay hindi mauuhaw. Tingnan nyo, oh! Puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas... Konting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa World Health Organization, may tamang paraan ng paghugas ng kamay na makakatulong sa ating makaiwas sa sakit? Una, basain ang kamay. Siguruhin sapat ang sabon para sa buong kamay. Kiskisin ng sabon ang inyong mga palad. Sunod naman ay ang pagitan ng inyong mga daliri. Ipatong ang kanang kamay sa kaliwa at kuskusin. Gawin din sa kabila. Pagdikitin ulit ang mga palad at kiskisin. Pagkatapos naman, ang likod ng mga daliri sa magkabilang kamay. Hanggang sa makabalik sa palad gamit ang paikot na hagod. Dagdag lamang po, makakabuti ring sabunin ang ilalim ng ating mga kuko, lalo na kung mahaba ito. Huwag din kalimutang sabunin ang ating wrists o pulsuhan. Pagkatapos ay banlawan ng tubig. Tuyuin ang tuwalya ang kamay, gamitin ang tuwalya pang sara ng gripo. Isang beses lang po dapat gamitin ang tuwalyang ito. Dapat tumagal ang buong proseso hanggang sa makanta ang happy birthday ng dalawang beses. Ito po si Kuya Kim, nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Iba sa tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti na lang. Street smart! Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Gumising sa trending ng mga balita. Viral nga ako. At usapang tamang-tama sa iyong panlasa. Baka naman, pwede ka dito sa sakto. Gisingin na po ang mga tutulog na puso. Konting kalabid lang eh, gising na ulit yan. Kasama ang pambansang millennial plantita, Chang Ami Perez. Para po sa inyo. Forever fresh lang newsy, Jeff Canoy. Konting labag na lang. Pabalitang daddy, Johnson Manaban. Bango na, gising na ulit. Sa sakto! Tuwing alas 6 ng umaga sa nag-iisang tele. Radyo. Kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Ayon sa World Health Organization, maaaring maipasa ang COVID-19 sa pamamagitan ng droplet transmission. Ang droplet ay lumalabas kapag bumabahing o umuubo ang isang tao at maaari itong mapunta sa mga bagay na madalas nating hinahawakan tulad ng doorknob at lamesa. Kaya lagi pong hugasan ang mga kamay gamit ang sabon at running water. Gumamit ng alcohol at laging i-disinfect. Heart to heart. With Dr. Love. Beyond my means, the season always makes me smile. I wish it lasts a longer while. I'm glad it's here. I can hear the children sing as their eyes light up with joy. The air is filled with love and all that it brings. Santa has a gift for every girl and boy. All our friends and family gather around the Christmas tree. It is that special day we've waited for. A very Merry Christmas to you and yours. Ready on immense abound.
bright spirit all around. The celebrations lift my heart. They bring in a brand new start. The season always makes me smile. I wish it lasts a longer while. I'm glad it's here. I can hear the children sing as their eyes light up with joy. The air is filled with love and all that brings. Santa has a gift for every girl and boy. It's just around the bend. May it bring goodwill to men. I can hear the children sing as their eyes light up with joy. The air is filled with love and all that it brings. Santa has a gift. Ang alas 12.25 ng tanghali sa ating palatuntunan, Dr. Love on Teleradio. Ang inyong nadinig, Christmas na talaga. A very Merry Christmas. Sinawit po sa atin ni Jed Madela. Maraming salamat po sa ABS-CBN Star Music. Para sa iba pang music videos, mag-subscribe lamang po kayo sa kanilang YouTube channel. Hanapin lamang po ang ABS-CBN Star Music. Hindi natin maikakaila. Malapit na po ang Pasko. Dito sa bahay ko, madalas na ho kami tumutugtog ng mga Christmas carols. That's because for us, Christmas should be 365 days in a year. Palaging isinisilang ang Panginoon sa ating puso. Di ba? Yan ang spirit of Christmas. At makakasama natin ngayon na nagdiriwang na rin po ng Kapaskuhan kung mapapanood po ninyo at makikita nyo all the way from San Diego, California, sa kisame ng bahay ni Fatima Soriano, may mga Christmas decors na rin po. 365 days meron silang Pasko sa bahay nila, di ba? Let us welcome through Zoom, via Zoom, ang ating kaibigan at laging kasama natin every Sunday sa programa Dr. Love Radio Show, Miss Binibining. Diba? Lakandula. Hindi, mutia. Yan. Diba? Ang lalim ng lakandula, Brother Jude. Hindi, sa lalaki pala yun. Ayun, okay po. Oo. Mutia ng Cavite at ngayon po ay itinanghal na mutia ng San Diego, California, Miss Fatima Soriano. Timmy, good morning. Ay, good evening po mula dito sa San Diego, Brother June. At sa lahat po ng nakikinig po ngayon, tama po kayo. Advance Merry Christmas na po talaga. And yes, kami din po katulad ninyo, 365 days, you know, our king is born sa amin pong tahanan at sa mga puso yes. namin. Oo. Well, Timmy, balita ko, meron kang mga bagong awit na nirecord ngayon. Sana madinig naman namin yan dito sa aming programa. Ay, opo naman, Brother June. Alam niyo po, talagang sobrang laki pong blessing kasi lalo na po nung kasagsagan nga ng pandemic, especially po last year, it was at its peak. And, you know, sabi ko, Lord, parang may kailangang marinig yung mga tao ngayon. And sabi ko, kami naman, bilang pandemic, ang mission po, syempre, nag-slow down, nasa bahay lang kami. Yes. Sabi ko, Lord, baka kung kaloob mo, kung will mo po, sabi ko,
pakibigyan naman po ako ng inspirations to write songs again for you because it's been years since I last wrote one for you. And alam niyo po, Brother June, iba talaga si Lord pag nag-bless eh. Yung araw po na yun, sabihin na nating yung sumunod na araw and then yung entire week na yun, yung mga kanta po sunod-sunod siyang dumarating. Laging may new song each day to finish hanggang really? Sa... Opo, with the melody and the lyrics na po niya binibigay talaga. And then, ano? Talaga? Opo, yeah. Kumpleto na siya. Ako na lang po yung makikinig para kung ano yung... Yung talent opo. Mo na lang ang i-apply mo doon, ano? Yun na lang, opo. And talagang yung heart ko na I need to really pay attention kung ano yung gusto ni Lord na sabihin doon sa kanta. And then, yun po, if it feels right and sounds right, natatapos siya. And alam niyo, Brother June, nakabuo po kami doon ng, nakaipon ng 11 na songs. And wow! Talaga? Oo, 11. That's very nice. Anong theme ang binigyan ng emphasis ng Panginoon doon sa mga awitin mo? Well, because the title po of the album is Lord of My Life, I think ang binigay ni Lord na tema is yung, you know, trusting Him through everything, both the good and the bad. Lalo na po nitong nagka-pandemic, yung mga tao na kahit sila po nahihirapan na magdasal, ano na bang sasabihin ko, Lord, sobrang nasasaktan na ako, na wala nang lahat sa akin. And yet, I know you're there. I know you're gonna see me through all of this, so I will trust you. Bali, yun po yung pinaka-tema nung, I believe yun po yung pinaka-tema nung mga kanta na nagawa po. And yun po, yun nga, Lord is the Lord of my life, our lives, and we are nothing without Him. Yun po. So sabi ano mo, namin... Parang ano, parang bumagayan dun sa tema ng... Kasi itong araw ng Linggo dito sa Pilipinas ay idineklara sa buong mundo ni Pope Francis ang First World Day of Grandparents and That's Elderly. Right. Diba? At ang kanyang theme, I am with you always. No? Ito'y palaala ng Panginoon sa mga may edad, sa mga lolo at lola na sa panahon ng you know, panghihina ng katawan, malilimutin, limitado na ang kilos. Yes. The Lord is still with us. Nandiyan pa rin siya. Diba? Totoo, so, asahan natin one of these days, God willing, ay maaprubahan na mapakinggan natin ang mga awitin ni Fatima Soriano sa ating programa. Timmy, I want you to help me out in our reflection dito sa Ebanghelyo ni San Juan. Ito ay matatagpuan sa ika-anim na kabanata, talata 1 hanggang 15. Most popularly known as the multiplication of the bread. That's Yan. Right. Okay. I don't know if you still remember when you went to the Holy Land, there is one place, the Church of the Multiplication of the Bread, which is run by the Benedictine Sisters. At karamihan sa mga madre doon ay mga Pilipina. No? Oh, wow. Now, there was a time, several years back, ay sinunog po yung kanilang simbahan, yung kanilang kumbento, sinunog ng mga traditionalists, ng mga nasa ibang sekta ng pananampalataya. At mabuti naman sa tulong at awa ng Panginoon na ibalik nila yung simbahan na they're operational now. Doon sa lugar na yun naganap itong multiplication of the bread. Yeah. Now, the story goes like this, Fatima. Ang Panginoon kasama ng kanyang mga apostol ay nangangaral and they went to that place malapit sa dagat ng Galilea, sa Tiberias, sa lawa ng Tiberias. Nakita ng Panginoon, ang daming mga tao. Pero oras na para mananghalian. Opo. Yan. Pero tinawag ng Panginoon yung kanyang mga apostol kay Felipe. Sabi ni Lord kay Felipe, Felipe, umanap ka nga ng panaderia na mabibilhin natin ng tinapay. Diba? Kasi wala naman silang... Oo, sa mga tao. Wala silang kanin. So, ang kanin nila, tinapay. Saka isda. Doon nga sa lugar na sinasabi ko, doon sa multiplication of the bread, merong isang bato doon sa ilalim ng altar na makikita nyo pa yung soot. Ano ba yung soot sa Tagalog? Yung abo-abo, no? Abo-abo. Pinaglutuan ng Panginoon kadalasan. Doon siya nagluluto ng isda. Nag-iihaw. Oo. So makikita pa natin yon nasa ilalim ng altar. Sabi ni Felipe, eh maestro, kahit 200 dinaryong bilhin natin tinapay, hindi kakasya sa dami nito. Tignan mo nga yung dami niyan. Libo-libo yung tao. Libo-libo.
Now, sabi ng Panginoon, sige, merong sumagot na si Andres, sa kapatid ni Simon Pedro. Sabi niya, Maestro, merong isang batang lalaki dito, may dalang limang tinapay tsaka dalawang isda. Eh, paano ba natin mapagkakasya? Sabi ng Panginoon, akin na, kunin mo at hingin mo sa kanya. Akong bahala dyan. Oh, don't worry. Be happy. So, binasbasa ng Panginoon ang tinapay. You know, it always reminds us of the sacrament of the Eucharist. Binasbasa niya ang tinapay at ipinamahagi. Happy-happy sila dun sa tinapay na yan. Pinamahagi. And then, kinuha niya dalawang isda. Binasbasan din niya at ipinamahagi. So in other words, may tinapay na sila, may inihaw na isda pa sila. Diba? Mm-hmm. Mm-hmm. Pero, limang tinapay, dalawang isda, kakasya ba yun? E sa tantya ni San Juan na siyang witness, sabi niya, there were about 5,000 men. Yes. Now, tandaan natin, noong panahon ni Jesus, ang mga babae, kagaya ni Fatima Soriano, ni M.M. at saka ni Feli, hindi po yan binibilang sa census. That's right. Ah, ah. Yung mga babae, sa tabi lang kayo, ang binibilang lang talaga mga lalaki. Ah, kalalakihan. Okay. Ah, ah. So, kung ang estimate ni San Juan ay 5,000 men, ibig sabihin, ipatak mo na times 2 sa mga babae. Oo nga. Kasama ang mga asawa nila. At syempre, may mga anak din kasama. Di ba? Exactly. So, mahigit 10,000 yun. Di ba? Oh, patak na lang natin sa 10,000. Paano mangyayari na ang limang tinapay at dalawang isda ay mapagkakasya? At nang matapos silang kumain, ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, kunin niyo, ipunin niyo yung mga natira. May at sayang. May natira pa, di ba? So, this is a beautiful, true-to-life story na naganap. At nakita ng mga tao ang malaking milagrong ito. And they wanted to make Jesus the King. Kaya nang maramdaman, maramdaman na Jesus, lumalapit ang mga tao. Aba, tumakas siya. Tumakas siya, umalis siya. Di ba? At nagdasal sa kaburulan. Now, what is multiplication of the bread, Fatima? Ito ay tunay na naganap, witnessed by St. John the Evangelist. Nakita niya yan, no? How can that be? Paano nangyari? At anong aral ang iniiwan nitong paghahati-hati ng tinapay na ito? Alam niyo po, Brother June, yung multiplication po of the bread, you know, pag kinwento mo to sa mga tao, whether Christians like us or not, parang iba-iba sasabihin nila, you know? Yung iba sabihin, oh, ano yun? Magic? Ano yun? Oh. May nakatago bang ibang tinapay pa rin na hindi lang nalalaman? Ano yun? Oh. Miracle? Sure. Pero it all boils down to one simple fact eh. Yung pong, I don't know how it is supposed, you know, theologically, pero ako po sa paniniwala ko, yung pagmamahal kasi ni Lord for these people, you know, seeing them brought out the love in His heart for all of those people who were, He knows, nagugutom na, malapit ng mananghalian, kailangan ng kumain. Concerned pa rin siya. Yeah, He cares about their well-being, yung state of mind nila. So, yung puso niya nag-apaw sa pagmamahal. Eh, alam naman po natin si Lord, pag nagmahal yan, hindi yan yung half-half lang or hindi yung kalahat. Hindi po, all in siya. Minsan yan nga, doubled pa, tripled. And as His love for these people multiplied and grew, and yung pong mga binigay niyang pagkain sa kanila, nagmula sa simpleng limang tinapay at dalawang isda na binigay ng isang bata. Parami po yun eh. I don't know how, but that's God, that's Jesus. Yes. Naparami po nung pagmamahal niya. So He was able to provide for these hungry people. And isipin nyo rin, Brother Juno, yung role na pinlay nitong bata who gave what little he had, the fish, the bread, na kukunti na lang yun. Eh kung nagugutom silang lahat, you know, he could have said, no, ito yung panghalian ko. Ang dami-dami. Panghalian ko to. Akin to. Ba't ko ipapamigay sa... He could have said no. Very easily. Yes. Pero po,
ewan ko, siguro naramdaman niya rin that somewhere there, you know, the Christ, naramdaman niya yung pagmamahal na gustong ipaagos ni Lord. Nabuksan din yung puso niya. I don't know how it happened, pero binuksan niya po ang kanyang mga kamay, binigay niya yung pagkain. Napakaganda po na yung laki ng pagmamahal ni Jesus, ang ganda na palagi nating isa puso na sa lawak nito, it's in each of us. And pwedeng-pwede nating ipamahagi yun katulad ng ginawa niya. Kasi hindi naman tayo dapat matakot po eh pag pinamahagi natin yung pagmamahal ni Jesus and we'll say, ano matitira sa akin? Nabigay ko na yata lahat. Nothing will be left for me. Never. Yes. Kasi po His love really never runs out. So hindi mauubos yun. Kahit ipamahagi pa natin sa lahat ng tao buong buhay natin, there will still be some, or not some, marami pa, more left for all of us, for all His children. Ganun po siya magmahal. Alam mo, merong kasabihan, the more you give, the more you receive. That's diba? Right, opo. Mm-hmm. Kapag nagbibigay ka at hindi mo iniisip yung sarili mo, mas maraming dumarating sa'yo. And that reminds me, Timmy, of a story, a very simple story among my grandchildren na ikwento ko ngayon sa mga listeners natin. Nagkatuwa ng mga apo ko nung panahon ng, itong panahon ng pandemya na ito. Mm-hmm. Sabi ng mga bata, gusto nilang gumawa ng community pantry. Hindi ko naman pinapansin, nakikinig lang ako. Opo. Pinababayaan ko lang sila mag-decide. So yung mga apo, nagmi-meeting sila, problema natin, saan tayo kukuha ng ng ibibigay, ang itlog, ang gulay. Yan. So, ayan, bigla lumapit yung aking panganay na apo, si Bea Blanche. Papo, sabi niya, pwede mo kaming matulungan, sabi niya. Sabi ko, saan ako kukuha ng pera? 10,000 a month na lang ang sweldo ko ngayon. Mababa na po pala, no? Dahil sa pandemya. Oo, dahil sa pandemya. Saan ako kukuha niyan? Correct. And so that night, in my prayers, sabi ko, Lord, pinakita mo sa akin ang generosity mo. At ang mga bata ay gustong matuto. Maybe you can help me. And so, kung bibili kami konti lang, baka good for 10 people, you know. So, I tapped my friends, yung mga Dr. Love Pilgrims. Oh. Sabi ko, baka may gustong sumama sa inyo. Correct. Para sa community pantry na ito. Mm-hmm. And alam mo, ang dami-daming mga nagbigayan, very generous pilgrims of Dr. Love. Thank you, Lord. Nagbigay ng mga makakaya nila, may nagbigay ng cash, may nagbigay ng gulay, may nagbigay ng itlog, and So, dumarating ang mga biyaya. And finally, at the end of the day, nakatulong kami hindi lamang sa 20 pamilya, kung hindi 350 pamilya ang nabigyan namin ng hindi lang isang supot, tatlong supot na mga whatever items yung nakuha nila. And that was a lesson. I think, katulad nitong batang ito, there will always be a miracle. Itong miracle na ito ng Panginoon, ng paghahati-hati ng tinapay, hindi ito extraordinary miracle. Kahit tayo, kaya natin gawin ito. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na gawin natin. At makikita natin yung ginawang community pantry sa Quezon City ng isang babae na binansagampang komunista. Ay, no. Diba? Dahil nagpapakain siya sa mga mahihirap. Makita mo naman yung iba ay ang tawag dito, yung iba naman ay nagpunta doon sa kanyang community pantry, nakakita ng itlog. Imbis na kumuha lang ng 2 o 3 piraso, 2 tray ang kinuha at may 2 supot. Oo, may bag pandala, no? So, nakakatuwa. What I'm trying to say, Fatima, is kaya natin gumawa ng milagro na ganito. Only if we share, if we learn to share whatever small amount we have. No? Hindi lang pera, no? No. Kahit na yung panahon, kahit na yung time, kaya natin. At kapag yung maliliit na bagay na yan ay pinagsama-sama, magagawa natin ang milagro ng Panginoon.
Totoo po. One very good example also, alam mo, Fatima, mayroon akong friend si Dr. Elmer Punzalan. Yes, ang Assistant Secretary ng Department of Health. I'm sure kilala mo yun, di ba? Ay, opo. Alam mo siya, si Dr. Punzalan, hanggang ngayon na may pandemya, tumatakbo pa rin ako sa kanya. May lalapit sa akin, Brother June, yung aking kapatid, may 12% na lang ng kidney niya ang gumagana. Nagpunta kami sa National Kidney Institute, NKTI. Naku, punong-puno na. Wala na talagang ano, wala nang paglagyan. Opo. So, tinawagan ko si Elmer, Dr. Punzalan, at sabi niya, sige, hahanapan ko ng paraan. Maliit na bagay lang para sa kanya. Pero he went out of his way to find a hospital na pupwedeng maka-accommodate dito sa pasyenteng ito. Alam mo, nakakuha siya ng hospital. Apo. At pinadala niya kaagad doon. Ngayon, nadadialysis na yung pasyente at napahaba ang buhay. Diba? Thank you, Lord. This is a miracle, Fatima. Yung whatever we have, however small it is, kahit na hindi pera, kahit yung konting panahon ng pakikinig, konting panahon ng pakikibahagi, we can make a miracle out of this. Diba? Totoo po yan, Brother June. And tama po kayo, no matter how little, or at least we think little lang yun, yung mayroon tayo, if you give that from your heart and for the Lord, naku, believe po, multiplied na yan kaagad. Hindi nyo alam yung impact na madadala ng ibinibigay na. Tama po kayo, kahit ano pa yan, advice or, you know, a word of kindness, it goes a long way po. Yeah, and alam nyo, hindi lang po tinapay. Hindi lang tinapay. Hindi lang pagkain or pera. Oo. Kung kayo po'y suki ng Dr. Love Radio Show, malalaman po ninyo na sa programa namin, hindi ho sa lahat ng panahon ay nakatutulong kami ng pera o gamot or something. But the mere fact that you can listen and you will listen to someone who has a problem, that's a gift already para sa kanya. Diba? Yung panahon mo lang ng pakikinig. I'm sure si Fatima sa mga maraming pagkakataon na kahit pagod na yan, pagkatapos yung mag-talk, pagkatapos yung kumanta, may lalapit pa rin sa kanya at bubulong, Fatima, meron akong problema ganyan. Nangyari na ba sa'yo, Fatima? Opo, Brother June, yung minsan na magkukwento sila after na, oh, alam mo, I really needed to hear that today. Kasi, and then they launch into anumang story po ng pinagdaraanan nila and ask for prayers. And alam niyo po, these people went out of their way to be there. And the least na maibibigay ko sa kanila or natin sa kanila, yung, you know, an ear to listen to their problems. Yes. Kasi hindi man po natin malulutas yung problema nila. And alam po nila yun, ha? Pero gusto nilang ma-unburden yung puso nila and makita na someone cares enough na makinig to, you know, sympathize or give some advice in any way. Napakalaki pong bagay nun na akala natin wala lang, alam niyo po yun, pero it really, tama po, it goes a long way and it's very important, you know, for someone kahit pagod ka na. Kahit po. Kahit pagod ka na, o. Yung, parang gusto mo sabihin, oo, gusto kong sabihin na, masakit na po ang lalamunan ko. Kanina pa ako kanta-kanta, request sa mga kanilang request, di ba? Nag-talk pa po ako. Alas 9 na ng gabi, hindi pa ako naghahapunan. Parang gusto kong kumain muna. Pero, you know, darating yan sa'yo. And that reminds me also, alam mo, bumabalik lang sa akin ang memory. Siguro this is some sort of a reflection on the gospel. In one of our trips to Holy Land, there was one woman, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Apo. Isa sa mga pilgrims namin. Galing kami ng Jordan, galing na kami ng Holy Land, ng Israel, papunta na kami ng Egypt. Ah, okay. And then, doon sa St. Catherine, yung lugar sa desierto, doon kami nakabook sa isang hotel. Alis na kami. And then, lungkot na lungkot siya. Aww. Sabi ko, what's your problem? Sabi ko, pwede ba kitang makakwentuhan? Sabi niya, gulong-gulo ng buhay ko. Sabi niya, alam mo, Brother June, ilang taon na ako nakikisama sa isang pulis na may asawa. Ayan. At may anak na kami. Ayan. Sabi ko, uy, okay, well, that was your choice. Bakit ano bang nararamdaman mo?
Sabi niya, pagkatapos ng trip natin, Brother June, sa Holy Land, nakita kong isang malaking pagkakamali sa buhay ko. Oh. And so, she was crying. I tell you, Fatima, nandun kami sa tabi ng pool. Parang nagko-confess. But I am not a priest. Hindi naman kita mabibigyan ng absolution. Pero hindi naman kayo pwedeng di makinig. Andun na kayo. Oo, hindi pwedeng di makinig. Alam mo, malapit kami din sa pool at nagkukwento siya. Iyak siya ng iyak. Hindi ko na maintindihan yung kinakwento niya. Pero, oo, nagbubula na yung ilong niya sa sipon. Kaiiyak. You know, feel na feel ko talaga yung kanyang remorse. And I prayed and I said, Lord, bakit sa akin mo pinadala itong babaeng ito? Ay, hindi naman ako pare. Hindi ko mabibigyan ng absolution ito. Ano? Sabi ko, paano ba ito? Eh, tulungan mo ko. Hindi ko po pwedeng maiwanan to ng ganito. Naka, you know, babalik pa siya sa Pilipinas para magkumpisal. Alam mo, at that particular time, very generous ang Panginoon. I'm sure itong babaeng ito nanonood sa atin ngayon. Yeah. At alam niya yan, isa sa mga makulay na biyahe ko sa Holy Land. Yung oras na yon, dumaan ang isang paring Pilipino. Oo. Galing sa kanyang room, hinihintay na siya ng bus, papunta silang Egypt. Hinarang ko yung pare. Sabi ko, Father, I'm sorry. Ako po si Brother June Banaag ng Dr. Love Radio Show. Oh, kilala kita, sabi niya. Father, I'm sorry. Hindi kita papayagang lumampas sa harapan ko ngayong oras na ito para sumakay ng bus. Sabi niya, bakit? Naghihintay na yung grupo ko. Wala akong pakialam, Father. Isuot mo yung stola mo na kulay purple at bibigyan kita ng isang magko-confess, no? Okay, there you go. Okay. Kailangan itong oras na ito ay matanggap niyang Panginoon sa buhay niya dahil talagang buong-buo ang pagsisisi niya. Alam mo yung pare, napakabait, naupo lang siya doon sa isang bato at nag-confess sa kanya yung babaeng kasama ko at binigyan niya ng absolution. Diyos ko, nung matapos, di pasalamat ako sa pare. Niyakap ako nung babae, iyak ng iyak. Oo. Yung sipon niya napunta sa shoulders ko. Napunta sa inyo. Pero ang mga tao lang titinginan. Oo. Akala ng mga tao, may relasyon kami. Diba? Ganun kahigpit po yung yakap, ah. Oo, matindi. So, you could imagine the opportunity that God gave us. Ang biyaya ng pakikinig. No? Sa isang taong may problema. Siguruhin lang po ninyo na kung kayo yung mga nakikinig, sa inyo na lang po. Oo, huwag nyo na pong ikalat sa iba. Di ba? Kasi walang mabuting magagawa kung ikakalat nyo sa iba. At bigyan nyo ng pagkakataon na maibalik sila sa ating Panginoon. Itong araw na ito, we are celebrating also the World Day para po sa mga lola at lolo at saka sa mga elderly. Sana po sa prayers ni Fatima ay maisama din niya ang kahalagahan at ang pangangailangan ng mga may edad na, ng mga matatanda. At sana po ay ma-realize natin ang value ng magandang ebanghelyo ng Panginoon na ibinahagi sa atin. Fatima, can you lead us in a 5-minute prayer, please? All right po, Brother June. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord Jesus, maraming salamat po sa inyong pagmamahal na hindi nauubos, hindi kumukupas. Hindi nagbabago. Kahit po kami mismo, minsan yung hugis at laman ng puso namin palagi na lang nagbabago. Maraming beses lumalayo pa po sa pagmamahal ninyo. Lord Jesus, like the multiplication of the bread, may you please multiply the love inside us that comes from you. Dahil po hindi lamang namin ito kailangan sa lahat ng pinagdaraanan namin, kailangan para sa aming paghilom, kundi kailangan po namin ipamahagi sa iba. Lord, we know that in this way we can truly serve you more, know you more, and love you more if we learn to open our hearts to our brothers and sisters. May we all learn to listen. Hindi po namin alam, Lord Jesus, ang pinagdaraanan ng aming mga kapatid. Pero kapag kailangan po nila ng makikinig, kailangan po nila ng advice, kailangan po nila ng taong magkakalinga at magsusuporta at magmamahal sa kanila,
May we be there. Teach us to be there. Lord, teach our hearts to be more generous. Napakarami pong gutom ngayon sa mundong nilalakaran namin, Lord Jesus. Pagkagutom po, hindi lamang sa pagkain o sa inumin at pagkauhaw. Minsan po naghahanap rin kami ng kapayapaan, ng pagmamahal, ng kagaangan mula sa mga problema ang pinagdaraanan namin. We live in a very hungry world, Lord Jesus. We are starving for connection, for understanding, and for love. Turuan niyo po kami na maibigay rin ang mga bagay na ito. Lord, tulungan niyo po kami na mapatid ang gutom ng mga kapatid namin. Lalo na po ngayong panahon ng pandemya. In any way we can, big or small. Dahil alam po namin na pararamihan niyo po ang anumang maibibigay at gagawin namin para sa aming mga kapatid. Nakatulad po namin ay mga anak rin po ninyo. And dear Lord Jesus, we pray in a very special way para po sa aming mga minamahal na lolo at lola, tiyo at tiya. Turuan niyo po kaming buksan ang aming mga puso para po dito sa aming mga mahal sa buhay na bagamat nakakatanda po sa amin, marami na rin po sila mga pinagdaraan ng karamdaman at iba't iba pong mga hinaing sa buhay. Nawa po'y huwag naming ipagpaliban yung pagmamahal namin sa kanila, yung pag-aalaga sa kanila, pagtulong sa kanila, because we know that they are hungry for this, Lord Jesus. A touch of a hand, a smile, a kind gesture or word mula po sa amin na kanilang mga kinalinga, tinuruan ng mga napakahalaga pong aral sa aming buhay. Lord, teach us to do this for them, to never postpone our appreciation and loving hanggat kasama pa po namin sila sa aming buhay. And Lord, in a very special way, we ask you to bless the people whom you have sent to feed the hungry in this world. The people who start community pantries and all those who go to different places para po makatulong sa iba. Lord, basbasan niyo po sila upang mas marami pa po silang maabot at maiparamdam ang pagmamahal po ninyo sa iba't iba pang tao. And also protect them and shield them always with your most precious blood. Maraming salamat po, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lend us the wisdom and make us vessels of your unconditional love. And thank you, dear Mama Mary, for reminding us to always have a loving heart. We trust in you, dear Lord Jesus. And we love you, our dear Mama Mary. Amen. Amen. Maraming salamat, Fatima. As useless, palagi pag Sunday magkasama tayo at you give us a beautiful inspiration para mabuhay, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa iba. Send my regards to Feli, to MM, and to Danny, sa buong pamilya. Maraming salamat sa inyo. And may message ka ba para sa mga listeners natin before you go? Ano mo po, Brother June, basta God bless you po, lahat po ng nakikinig po ngayon. And yun, keep God's love in your heart wherever you go po and whomever you may encounter. God bless you Thank po. Thank you. Salamat, Fatima. Thank you. We'll see you again on Sunday. Thank you. God bless you. God bless you po. Thank you. Nakasama po natin Ms. Fatima Soriano all the way from San Diego, California. Magbabalik ang palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama natin ang magiging makakapanayam natin. Isang may kapansanan sa kanyang katawan pero ngayon po ay lumalaban sa Paralympic Swimming Competition. Magbabalik natin via Zoom si Mr. Erwin Gawilan, isang Paralympic swimmer sa ating pagbabalik sa Dr. Love Radio Show. Dr. Love. Dr. Love. Your friend on the air. Araw-araw sa eskwela, nagkakasubukan ng galing. Konting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa World Health Organization, may tamang paraan ng paghugas ng kamay na makakatulong sa ating makaiwas sa sakit. Una, basain ang kamay. Siguruhin sapat ang sabon para sa buong kamay. Kiskisin ng sabon ang inyong mga palad. Sunod naman ay ang pagitan ng inyong mga daliri.
Ipatong ang kanang kamay sa kaliwa at kuskusin. Gawin din sa kabila. Pagdikitin ulit ang mga palad at kiskisin. Pagkatapos naman, ang likod ng mga daliri sa magkabilang kamay. Hanggang sa makabalik sa palad gamit ang paikot na hagod. Dagdag lamang po, makakabuti ring sabunin ang ilalim ng ating mga kuko, lalo na kung mahaba ito. Huwag din kalimutang sabunin ang ating wrists o pulsuhan. Pagkatapos ay banlawan ng tubig. Tuyuin ang tuwalya ang kamay, gamitin ang tuwalya pang sara ng gripo. Isang beses lang po dapat gamitin ang tuwalyang ito. Dapat tumagal ang buong proseso hanggang sa makanta ang happy birthday ng dalawang beses. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Iba sa tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti at na lang. Street smart? Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Gumising sa trending ng mga balita. Viral nga ako. At usapang tamang-tama sa iyong panlasa. Baka naman, pwede ka dito sa sakto. Gisingin na po ang mga natutulog na puso. Konting kalabid lang eh, gising na ulit yan. Kasama ang pambansang millennial plantita, Chang Ami Perez. Para po sa inyo. Forever fresh ng newsy, Jeff Canoy. Konting labag na lang. Pabalitang daddy, Johnson Manaban. Bango na, gising na ulit. Sa sakto! Tuwing alas 6 ng umaga sa nag-iisang tele. Radyo. Kaunting tulong na kaalaman kapamilya. Ayon sa World Health Organization, maaring maipasa ang COVID-19 sa pamamagitan ng droplet transmission. Ang droplet ay lumalabas kapag bumabahing o umuubo ang isang tao at maaari itong mapunta sa mga bagay na madalas nating hinahawakan tulad ng doorknob at lamesa. Kaya lagi pong hugasan ng mga kamay gamit ng sabon at running water. Gumamit ng alcohol at laging i-disinfect ang kagamitan upang mapanatili ang kalinisan. Iwasan din pong hawakan ng mata, ilong at bibig dahil maaari itong pasukan ng virus. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa iyo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang teleradyo. Siguradong ganado ang simula ng linggo kapag kasama mo lagi ang nag-iisang teleradyo. Kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa DOH, merong proper cough etiquette o tamang para... Gay na lang ngayon ang may baha sa kalsada. Umapila naman ang tulong si Mayor Marco para sa kanyang mga kababayan, kabilang na ang pagkain at tubig. Una nang sinabi ni Mayor Arnan Panaligan na idedeklara na rin ang state of calamity sa Calapan City. Sa Puerto Galera sa Oriental, Mindoro pa rin. Maraming residente mula sa Mountain Barangay ang ayaw nang bumalik sa kanilang bahay matapos magkabitak-bitak ang ilang gusali at kalsada bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Mayor Rocky Ilagan na tuloy-tuloy ang pag-ulan noong pang-Miyerkules kaya lumambot na ang lupa sa bundok dahilan para magkabitak-bitak ang mga kalsada. May 6 ding classroom ang idineklarang hindi na pwedeng gamitin matapos mahati sa gitna. Mula sa mga barangay Tabinay, Baclayan at Balatero ang mga residenteng ayaw nang umuwi. Ayon kay Mayor Ilagan, hinahanapan na nila ng paglilipatan ang mga apektadong residente. Humihingi na rin sila ng tulong sa national government para sa pagkain, tubig at iba pang pangangailangan ng mga residente. Para sa iba pang maiinit na balita, manatiling nakatutok sa teleradyo at sa aming website, Twitter at Facebook. Ako po si Raya Capulo.
a shoulder to cry on. Darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Bathala na ubusan ng bakit. Bakit umalis nang walang sabi? Di sa lumaban kahit konti. Bakit di maitamang tadhana? At nakita kita sa takbuhan ni Bathala. May kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo nung ako'y ituro mo siyang panalangin ko. Pwede sa moment na to, tayong tatlo lang. Ikaw, ako, sa sikat. No, listen to me now. Tignan mo lang. All my life, inimagine ko yung moment na to since 7 years old ako. Bata pa lang, nagdadrama na ako. Sinubukan kong i-plan yung moment na to to make it perfect as possible. Only to realize na nung pinursu kita, laging si God yung
Nagbibigay ng opportunity, siya nagbubukas ng door, siya nagpo-provide, siya nag-orchestrate ng lahat. That's why it's perfect. So I want for, ang prayer ko is for our coming years, and I promise for our coming years, we will continue down that path, na it's God in the center, and the two of us, pursuing Him. I've never been more sure, and I've never been more ready. My entire life, and this moment, because I know I have the best wingman with me, and I know na siya nag-orchestrate nito. Will you marry me? Oraso natin, ganap na ang 1:11 ng hapon ngayong araw ng Linggo. Nalungkot naman ako dun sa music video niya. Para dun sa mga malalamig ang relasyon. Kakalungkot. Pero sana all! Ang gandang panoorin ng kanilang music video. Well, anyway, itong araw na ito, sa oras na ito, ay atin pong makakapanayam ang isang Pilipino. But before that, yung music video, ang title po niyan, Tagpuan, performed by Moira De La Torre. Words and music by Moira De La Torre and Jason Hernandez. Salamat po sa ABS-CBN Star Music. Para sa iba pang music videos, mag-subscribe lamang po sa kanilang YouTube channel. Hanapin lamang po ang ABS-CBN Star Music. Ngayon ay nagaganap po ang Tokyo Olympics at panauhin natin ngayon ang Pinoy Paralympic swimmer na lalahok sa darating na dito sa Tokyo Paralympics at atin pong kilalanin ang ating panauhin via Zoom. Makakasama natin si Erwin Gawilan. Magandang hapon sa iyo, Erwin. Welcome to Dr. Love. Hello po, sir. Magandang hapon din po, sir, dun. Saka sa mga inyong programa po. Salamat at pinagbigyan mo kami ng kasama ka namin. I'm sure mai-inspire ang maraming Pilipino sa achievements na nagawa mo. I hope you don't mind my asking, pero gusto ko lamang malaman, Erwin, if you may just, I may just call you Erwin. Erwin, ano ang kapansanan mo sa iyong katawan at ano ang naging dahilan? Ito ba inborn ba ito? Ano naging kapansanan mo? Opo sir, pinanganak po ako na undeveloped po yung ibang parts ng katawan ko. Yung isang kamay ko po,
Bali, isa lang po yung natira, yung hinalaki, tapos dalawang paa ko po, totally wala po, wala pong paa. Ah, walang paa. Okay. Ah, kaya ano, kaya napasama ka dun sa Paralympics. So, ito ay nangyari nung isilang ka na, no? And how old are you now? Ilang taong ka na, Erwin? Ano po, sir? 30 years old na po ako. Opo, totoo po yun. Nung pagpanganak po sa akin, inborn na po siya. Mm-hmm. During those time na lumalaki ka, nakita mong parang kaiba yata, parang may kulang sa katawan ko. Anong nasa isip mo noon? Nawalan ka ba ng pag-asa? Ikaw ba'y you know, na-depressed? At, anong nasa isip mo noon? Nung bata pa ako, sir, hindi ko po siya masyadong napapansin kasi yun nga. Dati naman kasi puro laro lang yung ginagawa ko. Siguro mga nung nagka-edad na ako ng mga 15 years old, doon ko na parang may kakaiba sa akin. May kulang, oo. And so, paano ka napunta sa sports? Hindi ba naisip na, ay bakit yung ibang nakikita kong sumasali sa competitions, kumpleto ang katawan, hindi kaya malilimitahan ang kilos ko? Paano ka napunta sa sports? Sino nagbigay ng break sa'yo? Dati po kasi akong nakatira sa ano, sir, sa foundation sa Samal Island, sa Our Lady of Victory Training Center. Bali, may beach po kasi sila doon na parang tinutulungan nila yung mga PWDs na umangat sa buhay. Tapos yun po, isa po ako doon sa natulungan na yun na makatira doon sa foundation na yun. Tapos yun po, doon ko po na discover na yung swimming po sa Samal Island. Oo. Yun talaga ang hilig mo, yung swimming. Alam na po, sir, parang na-discover ko lang po kasi dati po talaga ako taga nasa bundok po ako. Tapos doon ko lang po na-discover yung swimming sa Samal Island kasi yun nga po, may beach po kasi yung foundation na kung saan ako dati nakatira, sir. Oo, oo. Pero alam mo, mahirap sumali sa mga competitions sa ganyan. Lalo na sa mga international competitions. Paano ka sumali dyan sa Paralympics? Ilang taon ka na noon nang sumali ka sa Paralympics? Nagsimula pa akong mag-competitive athlete po, sir. 2007, tapos napasok po ako sa national team ng para-athlete. 2009 po. So, medyo matagal-tagal na rin po. Gano'ng katagal ang training ninyo? Yung training po namin sa isang araw, bali twice a day po siya. So 2 hours 30 minutes yung sa umaga, tapos sa hapon din ganun din po. Oo. Normally paano, anong ginagawa niyo sa training? Para siguro mapatagal yung breathing exercises, yung mga technique ninyo sa swimming. Paano ginagawa ninyo? Parang ano din, sir, parang sa normal din na parang sa mga regular athlete din, kung ano po yung ginagawa ng regular athlete. Yun po yung halos ganun din po yung ginagawa namin. Yung mahirap lang po kasi sa... Kasi yun nga, may kapansanan kami. So, yes. Gagawin namin, mas doble po yung ginagawa namin na effort para... yun po, para lumakas kami. Dahil yun nga, kulang kami sa body parts. So, yun po yung... Oo. Alam mo, marami tayo mga ato. Sabi nila, parang kulang ang suporta ng pamahalaan natin sa ating mga Filipino athletes, yun, lalo yung mga lumalaban sa mga international competition. Is this true? Sa experience mo, kumpleto ba ang suportang naibibigay sa inyo o kulang? At sinong mga sumusuporta sa inyo? Sa akin, sir, kasi ako naman kasi, ako kasi kontinti ako kung ano yung mga nakukuha ko sa suporta sa pamahalaan, sir, para sa akin. Kasi dati nga, mas maangat na yung mga atleta ngayon. Kaya marami na yung mga nagpo-produce talaga ng medal dahil yun nga, yung suporta ng pamahalaan sa amin, sapat naman po para sa amin, para sa akin po. Kasi yun na, mas marami kaming mga exposure ngayon sa labas. Tapos, ang laking tulong nga po sa amin na nung nag-pandemic kasi kahit po na wala kaming mga laro sa ibang bansa,
Pero tuloy-tuloy pa yung binibigay na benepisyo ng ano sa amin ng Philippine Sports Commission. So laking tulong po. Ano, sa akin okay po, good. Maayos-maayos po yung ano. So malaki ang ibibigay na suporta morally, financially ng pamahalaan natin para makapag-training kayo ng gusto, di ba? Itong labanan nyo sa Tokyo Olympics, marami ng mga naunang Pilipino na lumalaban doon. Meron din some instances may nakita ko mga Paralympics competition, meron sa basketball, meron ba niyan dito sa atin sa Pilipinas? Opo sir, actually po may ano po tayo, may laro po yung para athlete dito sa atin na 16 sports po yata, basketball, wheelchair basketball po, tapos athletics. Lahat po ng ano, halos lahat po ng laro kung meron din po yung able body, ganun din po sa PWD rin po. Meron din po. Oo. Oo. Pero mas nakakukuha kayo ng maraming atensyon ano sa paglalaro ninyo dahil ang expectation ng tao hinahanap sa inyo yung extra effort na ginagawa nyo para mas malampasan nyo yung ginagawa ng mga kumpletong katawan, di ba? So, kailan ka nakaschedule na mag-compete dito sa Tokyo Olympics? Yung after po kasi ng Olympics, sir, yun po yung susunod yung Paralympics. So, bali... Paralympics, okay. Yung schedule po ng Paralympics, mag-start po siya ng August 24 to September 5 po. Next year po. Next month po. Ay, sa Tokyo din? Opo, sa Tokyo din po, sir. Kung saan po ginanap yung Paralympic, doon din po yung Paralympic, sir. Oh, that's very good. Ilang Pilipino na makakasama dito sa Paralympics competition? Bali, lahat po kami yata, sir. Mga nasa... 21 po yata kasama yung official. Bali, 6 po kami na Paralympian nag-qualify sa Paralympic. Mm-hmm. Meron ka pa bang iniisip na suporta na sana maibigay ng pamahalaan sa amin itong mga suportang kakailanganin namin like mga equipments ninyo? Ito ba kumpletong na ibibigay ng pamahalaan o meron pa kayong mga kailangan? Sa ano kasi sir, sa sports namin, may ano kasi po, may iba-iba po kasing sports equipment, bawat sport po. Sa amin na lahat po, na kumpleto naman po lahat kasi yung sports equipment namin, hindi naman siya yung ano, yung kailangan pang ano, yung mga mamahalin kasi konti lang naman yung ano namin. Pero sa ngayon, ano na po, naibigay na po yung ano sa amin, yung equipment. Talaga. That's very nice. Sa Philippine Sports Commission po. Magandang mabinigyan na supportado kayo. Paano ang budget ninyo? Meron ba kayong mga allowances na tinatanggap on a daily basis para masuportahan yung mga personal na pangailangan ninyo? Opo sir, ano, whole year po binibigyan po kami ng allowances ng gobyerno ng pamahalan po. Bali, depende po kasi sa medal ng isang atleta. Doon po nakabase yung kung gaano po kalaki yung ano, yung magiging allowance ng isang atleta po. Ngayon po nag-increase po yung allowance namin na yung iba matanggap ng 45,000 tapos 36,000 naman yung sa Asian gold medalist. So, sir, malaki po yung ano, naging improvement ng sports sa Pilipinas ngayon dahil yun yung suporta, ang todo suporta sila sir. Saka yung sabihin, mga mas... exposure ng mga Ibig sabihin, Erwin, mas ganado ang mga athletes natin na mag-compete ngayon dahil suportado ang inyong mga pangangailangan. Sa sitwasyon mo ngayon na nakagagawa ka na ng malaking pangalan, nakikilala ka na sa larangan mo, meron bang mga babaeng nagpaparamdam na rin sa'yo na, you know, andito ko, kailangan mapansin mo rin ako, pero mga ganon? Wala lang po. Opo sir, ganado po yung mga ano sir, mga atleta ngayon dahil yun nga po,
full support po yung gobyerno at saka yung ibang private po, nag-ano din po sa amin, sumusuporta din. Din. Oh, wala ka pang syota ngayon. Wala pa po, sir. Wala kang time na makapag-syota para mas maganda at ganado ka sa competition. Alam mo, merong nanonood sa iyo na isang babae nagpapatibok ng puso mo. Wala bang ganun? Wala po, sir. Training lang po talaga, sir. Ganun? Walang kakulay-kulay yung buhay mo. Wala ba nagpapatibok ng puso mo? Wala ka ba napupunang napapansin na babaeng medyo gustong-gusto mong tingnan? Meron naman po, pero... Hindi ko masabi siya. Hindi pwede sa inyo, lalo kung may competition na ganyan, hindi pwedeng ano, hindi pwedeng ma-divert ang attention mo. Okay naman po, sir. Basta kung kaya mo naman i-handle yung ano, yung isang bagay, okay naman po. Wala naman pong bawal. Oo. Alam mo, meron ding mga nanonood sa atin na may mga kapansanan, ano? In my younger days, when I was in the US, nagturo din ako sa mga developmentally disabled children, pero meron din silang mga Paralympics, eh, no? Marami sa ating Pilipino ang yung iba ay nawawalan na ng pag-asa dahil kulang ang katawan nila, kulang ng isang paa or something. Paano natin sila mabibigyan ng inspirasyon, Erwin? Base doon sa kasaysayan mo sa buhay mo, anong masasabi mo dito sa mga taong ito na tila nawawalan ng pag-asa dahil kulang ang bahagi ng katawan? Sa akin, sir, siguro yung may papayo ko lang sa kanila kasi yung isang tao kasi, lahat kasi tayo may kanya-kanya tayong pamaraan kung paano i-handle yung isang bagay. Tapos may kanya-kanya rin tayong mga kapalaran. Siguro kailangan lang talaga ng sipag at taga lang. Tapos dapat lagi mong isipin na positive lagi lahat ng ginagawa mo. Kung alam mo naman na tama yung ginagawa mo, gawin mo siya ng ano, ng may pagmamahal at mag-focus ka lang sa ano, kung ano yung kaya mong gawin. So, kailangan may pangarap sila, no? Alam mo, may kasabihan, Erwin, yung daw mga tao na may kulang sa bahagi ng katawan, nakocompensate daw yan, meron silang talent na mas powerful sila, merong strength na kakaiba dun sa mga katulad niyo na talagang determinado sa paglaban, sa pag-compete. Opo, sir, masasabi ko po na totoo po yun kasi bibigyan ko lang po ng halimbawa yung mga blind, pero nakakapag-piano sila, mas kumbaga kaya nilang mag-piano kahit nawala silang paningin. Mas nakapokus sila kaysa mas nakapokus sila, sir. So ngayon, abalang-abala ka sa pag-practice, sa mga activities ninyo ngayon. Kailan ang alis nyo patungo sa Tokyo, Japan? Ang pagkakaalam ko po, sir, sa August 22 po yata yung namin yung flight papuntang Japan. Tapos makaka-uwi po kami September 6 po, mga ganun po. Ah, ganun. Pag-uwi mo rito, may dala ka ng gold medal, I'm sure. Sana po, sir, palarin. Sana mabibigyan. Kaya mo yan. Marami ka nang nauwing mga medalya from other international competitions, di ba, Erwin? And hopefully this time, pag-uwi mo sa Pilipinas, bukod dun sa gold medal na dala mo, may isang babaeng maganda na naghihintay sa iyo sa airport at nakahandang magbigay ng panibagong pag-asa at magandang kinabukasan sa iyo, di ba? Isang bagong pamilya. Napaka mahihain, Erwin. Erwin, maraming salamat sa iyo at inaasahan namin. We wish you all the luck. Mapagtagumpayan niyo lahat ng competitions. And pagbalik mo rito, paglabas mo sa airport, ay pakita mo sa amin ang mga gold medals na maiuwi ninyo galing sa Tokyo Olympics. Maraming salamat sa iyo, Erwin, ha? Po, sir. Salamat po sa inyo, sir. Ingat po kayo lagi.
Thank you and good luck to you, mga kaibigan. Si Erwin Gawilan, Paralympic swimmer, at marami na rin po siyang mga natanggap na mga awards buhat sa mga international Paralympic competitions. This time, sa bandang buwan ng Agosto, I think August 22, ay lilipad sila patungo sa Japan, sa Tokyo, Japan, para mag-compete at ini-represent ang ating bansa. Sa mga nanonood ngayon na may mga kapansanan sa kanilang katawan, napakaganda ng mensahe ng ating naging panauhin si Erwin Gawilan na i-focus lamang po ninyo sa mga positibong bagay ang inyong isipan at magtatagumpay po kayo at hindi po katwiran yung kulang ang bahagi ng inyong katawan. Katulad ni Erwin na nag-uuwi na ng maraming mga medalya at naaabot ang ganyang mga pangarap. Again, Erwin, maraming salamat sa iyo, ha? Pagbabalik po ng palatuntunang Dr. Love Radio Show, mamaya tutunghayan din natin ang mga problema na iniatid sa ating palatuntunan, idinulog sa ating palatuntunan. Tingnan natin kung paano natin mabibigyan solusyon ng mga problema ito. Batiin ko lamang po ang ilan sa mga kaibigan natin. Si Baby Bernabe ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Baby Bernabe. Kung tawagin natin si Baby Bernabe na masarap kuha ng empanada ng siomay, you know? Magandang hapon din kay Mark Herrera and Edna Calleja na katuwang natin sa darating nating paglalakbay sa November sa Switzerland. Isang 2 linggong paglalakbay sa isang bansa lamang sa Switzerland in November. Hopefully, God willing. Sa Texas, si Cora Taino at ang kanyang buong pamilya, Ellie Adora and August Adora ng San Diego, California. Buhat sa Tokyo, Japan, Andrea Enomoto. Magandang hapon sa inyo dyan. At ang kaibigan natin sa Bet at Rolly Chang. Magandang hapon. May bagong project pala si Rolly Chang. Meron siyang bagong proyekto ngayon na charbroiled chicken na ipinagmamalaki niya. No? Atin pong tutunghayan sa ating pagbabalik ang mga suliranin na inihatid sa ating palatuntunan. Welcome po sa ating programa si Miss G Alindogan na gustong bumati kay Georgie Kawachi ng belated happy birthday and stay safe buhat kay G Alindogan. Batiin na rin natin Tito George and Tita Alice Kawachi. Magandang hapon at happy listening at kay Colonel Jovet Asayo, no? Watching from Escolta office. Masayang pananghalian at maulang hapon, Tito June Banaag, buhat kay Colonel Jovet Asayo. Magbabalik po ang palatuntunang Dr. Love Radio Show. Heart to Heart with Dr. Love. Kabloob! Charm! Konting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa World Health Organization, may tamang paraan ng paghugas ng kamay na makakatulong sa ating makaiwas sa sakit? Una, basahin ang kamay. Siguruhin sapat ang sabon para sa buong kamay. Kiskisin ng sabon ang inyong mga palad. Sunod naman ay ang pagitan ng inyong mga daliri. Ipatong ang kanang kamay sa kaliwa at kuskusin. Gawin din sa kabila. Pagdikitin ulit ang mga palad at kiskisin. Pagkatapos naman, ang likod ng mga daliri sa magkabilang kamay. Hanggang sa makabalik sa palad gamit ang paikot na hagod. Dagdag lamang po, makakabuti ring sabunin ang ilalim ng ating mga kuko, lalo na kung mahaba ito. Huwag din kalimutang sabunin ang ating wrists o pulsuhan. Pagkatapos ay banlawan ng tubig. Tuyuin ng tuwalya ang kamay, gamitin ang tuwalya pang sara ng gripo. Isang beses lang po dapat gamitin ang tuwalyang ito. Dapat tumagal ang buong proseso hanggang sa makanta ang happy birthday ng 2 beses. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya.
Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Iba sang tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti at na lang. Street smart? Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Gumising sa trending ng mga balita. Viral nga ako. At usapang tamang-tama sa iyong panlasa. Baka naman, pwede ka dito sa sakto. Gisingin na po ang mga natutulog na puso. Konting kalabid lang eh, gising na ulit yan. Kasama ang pambansang millennial plantita, Chang Ami Perez. Para po sa inyo. Forever fresh na newsy, Jeff Canoy. Konting labag na lang. Pabalitang daddy, Johnson Manaban. Bango na, gising na ulit. Sa sakto! Tuwing alas 6 ng umaga sa nag-iisang tele. Radyo. Kaunting tulong na kaalaman kapamilya. Ayon sa World Health Organization, maaaring maipasa ang COVID-19 sa pamamagitan ng droplet transmission. Ang droplet ay lumalabas kapag bumabahing o umuubo ang isang tao at maaari itong mapunta sa mga bagay na madalas nating hinahawakan tulad ng doorknob at lamesa. Kaya lagi pong hugasan ang mga kamay gamit ang sabon at running water. Gumamit ng alcohol at laging i-disinfect ang kagamitan upang mapanatili ang... Dr. Love. Dr. Love. Your friend on the air. Go!
with Dr. Love. Oras natin, ganap na ang 1:39 ng hapon bago natin tunghayan yung mga liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan. Nasa linya po natin si Dr. Sevilio David Jr., ang Executive Director ng National Water Resources Board. Alamin natin sapagkat patuloy ang pagbagsak ng ulan, balita ho natin at tumataas ang mga tubig sa ating dam. Salamat muna sa ating napanood na music video. Ang title po niyan ay Ikaw, Words and Music and All Vocals Performed by Yeng Constantino. Salamat po sa ABS-CBN Star Music. Para sa iba pang music videos, mag-subscribe lamang po kayo sa kanilang YouTube channel at hanapin lamang ang ABS-CBN Star Music. Alamin natin buhat po sa ating panauhin ang Executive Director ng National Water Resources Board, si Dr. Sevilio David Jr. Magandang hapon po, Dr. David. Magandang hapon po at sa kasamang June at sa ating po mga kababayan at tagapakinig po. Salamat po sa panahon na ibinigay niyo sa amin para makakuha lamang po kami ng information. Ilang araw na po na malakas ang ulan at inag-aalala ang marami po sa ating mga kababayan sapagkat ang ilog sa Marikina River dito sa Metro Manila ay tumataas na po. At tayo po ba ay may inaasahan na pagbubukas sa mga dam at kumusta po ang mga dams natin dito sa Luzon? Sa para po sa mga kasalaman ng mga kababayan po natin kasamang din. Ito pong pagmo-monitor natin ng mga dams po ngayon ay mapapansin po natin na itong mga maliliit na mga dams po kagaya ng Ipo Dam dito po sa may area ng North Sagaray ay kasalukuyan po ay nagkakaroon ng pagpapakawala kasi po kumpara po natin sa mga mas malalaking dam kagaya ng Angat Dam at yung mga Magat Dam at yung San Roque, ito po ay nasa normal pa silang mga level, Itong mga malalaking dams na to. Pero yung pong medyo maliliit na dams na kagaya po ng Ipo Dam at yung ay Tubinga po, ay sa kasalukuyan po, ay nagkakaroon po ng pagpapakawala, ng mga tubig po. So ito pong sa Ipo Dam, ito pong sa area ng North Garay, ay ang tubig po niyan ay pupunta po, sa may Angat River, So, well, meron po mga abiso sa mga karatig o katabing mga bayan dito po sa ilog ng Angat River na magkakaroon po ng mga pagtaas ng level ng tubig dito po sa Angat River dahil na rin po sa pagpapakawala ng tubig dito po sa Ipo Dam at sa tingin po natin ay makakaragdag din po yung mga patuloy na pag-ulan dito sa mga bayan po mababang porsyon ng bayan ng Bulacan po. Dito po ay kagaya ganun ng... Doctor, gano'ng karami po ang tubig na pinapawalan sa Ipo Dam itong mga oras na ito? Sa ngayon po, ang umabot po, ang total po, umabot po ng mga 100 cubic meters per second po ang tubig na pinapawala po dyan. So, medyo mataas din po, pero wala naman po tayong maasahan na talagang malaki po epekto. Pero sa tingin po natin, mas maganda pong paghandaan kasi magkakaroon din po ng pagtaas ng ilog ng Angat River po. Okay. Ano po ang huling tanong na lang po, ano ang mga bayan na maaaring maapektuhan ng paglalabas natin ng tubig sa Ipo Dam? Ang posible pong maapektuhan mga bayan diyan ay itong magsisimula po 'yan doon sa area ng North Sagaray ng Angat po San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Claribel at hanggang sa baba po yung Hagonoy So ito po kasi mga bayan na to ay malapit po sa Angat River kaya ito po ang magkakaroon ng pagtaas ng level po ng ilog dahil na rin po na papakawalan ng tubig sa Ipo Dam po. So finally, meron po tayong announcement na nagpapawala tayo ng tubig sa Ipo Dam. Meron po ba tayong mga warnings o babala na pwede nating ibigay sa mga nakikinig o nanonood sa atin na mga nakatira malapit sa ilog sa mga dadaanan ng tubig na ito?
Opo, no, ito pong operator no ng IPO Dam ay bago pa po magpakawala ay nagkaroon na po ng karampatang abiso no doon po sa mga bayan natin nabanggit no. At ganun po man po ay base na rin po gusto rin po natin banggitin dito no na itong bayan na to na malapit po sa Angat River ay medyo paghandaan po no kasi nga po nagkakaroon po ng kasalukuyang pag-release at magkakaroon po din po no ng pagtaas no ng level ng tubig sa Angat River no ito po mga bayan na nabanggit po natin. Oh, maraming salamat Dr. David. Salamat po sa informasyon na inyong binahagi sa amin. Malaking bagay po ito doon sa mga nakatira malapit sa ilog at asahan po na pag may pagkakataon na tumaas ang tubig sapagkat nagsimula na po na maglabas ng tubig ang Ipo Dam. Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat din po at magandang hapon po. Mabuhay po kayo. Thank you very much. Sa pagpapatuloy po ng palatuntunang Dr. Love Radio Show, ang ating oras, 1:45, bago natin basahin yung isang liham kasaysayan buhat kay Marisa ng Makati. Maraming salamat muna kay Pilar Mateo na ngayon po ay nakatutok sa programa natin. Sabi niya, thank you very much, Brother June, for making us blessed. And finally, nakalisin na uli. Salamat, Pilar. Thank you kay Chato Sakluti. Nagpapacheck ng attendance. And blessed, glorious, and rainy Sunday. Kay Susan Matawaran. Magandang hapon din sa iyo. At kay Ika Villanca Rodriguez. Maraming salamat. Sa bahaging ito ng palatuntunan natin ay nais ko nating talakayin at bigyang pagkakataon na basahin ang isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Marisa ng Makati. At narito ang kanyang liham kasaysayan. Ang wika niya, Dear Dr. Love, itago niyo lamang po ko sa pangalang Marisa. Ako po ay 50 anyos na, may asawa at isang anak na lalaki. Ako po ay nagkaroon ng problema sa aking ovaries after ilang taon matapos kong ipanganak ang aking anak na si Mark, ang nag-iisa kong anak na lalaki. Kaya naman ibinuhos sa amin sa kanya ang aming atensyon at pagmamahal. Mabait ang anak namin, masunurin at magalang. Nakapag-aral at nakapagtapos po siya mula sa isang magandang paaralan bilang scholar. Ngayon po ay may 4 na taon na siyang nagtatrabaho bilang shift supervisor sa isang call center sa Makati. Isang beses pa lamang po nagkaroon ng girlfriend ang anak ko at nung college pa yun. Ngayon po ay 26 years old na siya pero wala pa rin siyang ipinakikilala sa aming mag-asawa na nobyan niya. Bilang isang ina, alam ko na may tinatago sa amin ang aking anak. Ramdam ko na may gusto siyang sabihin at aminin na hindi niya magawa. Minsan, kinausap ko siya at nagparamdam na mahal ko siya. At kahit ano po ang maging desisyon niya sa buhay, ay susuportahan namin siya. Kung sino ang mamahalin niya ay walang magbabago sa pagmamahal ko sa kanya. Niyakap niya po ako at umiyak. Sabay sabi sa amin na sa lalaki siya nagkakagusto. Sa totoo lang, Brother June, nadurog ang puso ko dahil isang taon pa lamang po itinago na sa amin ng aming anak. Ilang taon na pa lang itinatago sa amin ng aming anak ang kanyang tunay na pagkatao. Takot na takot siya dahil baka magalit kami at hindi namin siya matanggap. Ang problema ko po ay paano ko sasabihin sa aking asawa dahil siguradong magagalit po yun at hindi magiging madali para sa kanya. Pagpayuhan niyo po ako buhat kay Marisa ng Makati. Maraming salamat, Marisa. Siguro ay maraming magtatampo o sasama ang loob o magbabash sa akin sasabihin ito. But ito po ang katotohanan bilang isang magulang. Wala pang magulang na nangarap na kapag ang kanyang may bahay ay nagdadalang tao ay pinangarap niya na sana ang aking anak ay maging homosexual. Sana pangarap ko na ang anak ko ay maging gay. No? So far, wala pa po akong
na didinig na magulang na ganun ang pangarap, no? Sa kadahilanan na ang ating lipunan ay hindi pa po nakahanda na tanggapin, no, ang ganitong sitwasyon. Sapagkat sa ngayon, although marami na pong mga organizations, LGBTQIA+, at marami pang mga organisasyon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, ang nagpaparamdam na sila ay mga people of the third sex, kung tawagin. Sila ay mga gay, either tomboy or bakla, no? Wala pong masama, Aling Marisa ng Makati. Hindi po natin masisisi ang isang tao kung ang kanyang preference ay lalaki, ang kanyang mahalin. Hindi po natin maididikdik sa kanyang isipan, ito ang gawin mo, ito ang huwag mong gagawin, sapagkat yan po'y emosyon, ano? At yan ang kanyang personal na nararamdaman at dyan po siya masaya, no? Kung ako ang tatanungin niyo, marami po akong kaibigan ng mga gays. Hindi po ako homophobic, no? Marami akong kaibigan ng mga gays na iginagalang ko talaga, no? In fact, yung anak ng isa sa mga gay na kaibigan natin ay inaanak ko pa sa Binyag. Okay? Marami po. Marami ang mga kagalang-galang na mga gays or members of the LGBT community. Ang pagpili po nila ng kanilang uri ng pamumuhay ay nasa kanilang choice. Sa kanilang palagay, dito sila masaya, no? Kahit ipagsiksikan po natin sa kanila ang isang babae. May kilala po akong kasama ko sa ABS-CBN. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Minsan po tinanong ko, eh, magandang lalaki ka naman. Paano kung may isang babae na magkagusto sa'yo at, you know, humarin niya ang kanyang kasuotan at ipakita niya ang katawan sa'yo para lang makita mo na, you know, ito ang hinahanap ng mga lalaki. Pwede siyang makipagtalik sa'yo kung gusto mo. Eh, ang sagot sa akin, yak! Kadiri! Alam na niya kung sino siya. So, hindi po natin po pwedeng ipilit sa kanila yan dahil dyan sila masaya. Yan ang pinili nilang buhay, no? At wala naman pong masama. Kahit ang simbahan po kung Katoliko ay nagsasabi na dapat po natin silang igalang sapagkat sila ay bahagi ng ating lipunan, no? Paano masasabihin sa asawa mo? Wala akong paraan kundi to be honest with your husband, sabihin mo sa kanya na dito maligaya ang iyong anak. Ito ang klase ng buhay na kanyang pinili at susuportahan natin siya. Ang isang bagay lamang po na nakasisira sa mga gay community, at ito ay tanggapin nyo whether you like it or don't. Ang isang bagay po na nakasisira sa mga miyembro ng LGBT o gay community ay yung mga gays na lantarang sila mismo, sa kanila mismo nang gagaling yung kawalan ng respeto sa kanila, no? Sa akin, okay lang na ang kaibigan ko ay gay. Ipagmamalaki kita, marami akong kaibigan talaga, Mama Rene Salud, Diyos ko. Alam niyo yan, di ba? Marami akong kaibigan gay. Pero ang karespeto sa kanila ay sapagkat ipinakikita nila sa taong kaharap nila na karespeto sila. Hindi balahura ang bunganga, hindi palamura, hindi bastos, hindi nanghihipo ng ari ng may-ari kahit sa publiko. You know, ito yung mga taong igagalang mo. At ito yung mga taong kapag nakita mo ay mataas ang respeto mo sapagkat sila mismo ay magpapakita sa iyo ng paggalang, no? Hindi masama ang maging gay sa simbahang Katoliko. Binibigyan ng suporta ng simbahan ang mga gays. They are part of our society, part of our community, but ang problema po lamang ay ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Ito ay hindi maaaring baguhin ng simbahan at ito ay isang bagay na hindi maaaring tanggapin ng ating simbahan. Whether they do it or not,
nasa kanila na po yan. Hindi po yan mababantayan ng ating lipunan, hindi yan mababantayan ng simbahan. Sila na po ang gagawa niyan. At kung gusto nilang gawin, sila ang makagagawa ng hindi natin nalalaman. Ang mahalaga, namumuhay sila na may respeto sa kapwa at may respeto sa kanilang sarili. Nako, meron pa tayong meron pa tayong isang katanungan pero wala na tayong panahon. But kay Shirley ng Kabanatuan City, sa Sabado na lamang po yan. Marisa ng Makati, maraming salamat po sa inyo. Before we finally say goodbye, ay... Nag-react na yung aking kaibigan. Nag-react na yung kaibigan ko. Talagang wala. Masaya po siya doon No? Masaya siya. Productive naman. Iginagalang siya ng tao at mga kasama niya. Sabi niya, Brother John, bubuhusan ko ng malamig na tubig ang babaeng yun nang magising siya sa katotohanan. Kita mo? Talagang Sabi ko sa amin na mga straight, pag may babaeng ganyan, sinasabi ko sa'yo, magdadalawang isip ka. You know? Sa akin, wala na. Talagang definido na ako. Hindi na ako pwedeng pumatol sa mga ganong sitwasyon. Pero yung babaeng maganda, na love mo, kinis ng balat, pagkatapos maghuhubad sa harap mo, Diyos ko. Ay, nako. Bubuhusan daw ng tubig na malamig, ng matauhan. Ginagalang natin ang kanyang opinion. Doon siya masaya. Ito mga nag-text sa atin, ihabol lang natin. Charlie Navarte, ihabol ko lang to, ha. Sheila Tumalinal, EJ Lazaro, ihabol ko lamang po ito. Lorlene Gonzalez at Amadeo Giorgio Gonzalez ng Davao. Sumama na kayo sa November. Papunta tayo ng Switzerland. Good for 20 passengers only. Praying for your health and safety, Brother June and the entire Dr. Love production staff, led by producer Charlie Navarte, and to the entire Dr. Love family and brethren in Luzon area affected by the recent weather disturbances. Advance happy birthday, feast day of St. Joachim and Anne. Buhat kay Lorlene and Amadeo Giorgio Gonzalez. Rosel Palaganan, magandang buhay po. Good afternoon. Pa-shout out po, pabati po ng Happy Fiesta sa mga kababayan at taga-Paete, sa pamilya ko, Real Kadang Pagalanan, especially to my relatives, ang kanang mga Baltimore. Feast day July 25, patron of Saint Feast day of Saint James the Apostle sa Paete, carving capital of the Philippines. Okay, stay safe. Maraming salamat po. Watching from Paete, Laguna, Estrella Gutierrez Hilomen. Oh, kilala ko to, kaibigan ko to. Thank you, Fatima, and to you, Brother June. How are you now? Salamat, Sister Estrella Gutierrez Hilomen. Naku, napakabait yung mag-asawang yan. Nona Damian, prayers for a calamity which is happening now. Please heal our land. Maraming salamat. Mm-hmm. Tingnan natin, meron pa ba? Okay. Yun ang wala na tayong time kasi mag-aalans loss na. Yung isang problema, si Shirley ng Kabanatuan City sa Sabado na lamang. Ha? Sa mga nag-text sa atin, maraming salamat po sa inyo, yung mga hindi natin nabati. Again, yung mga nagtatanong, Brother Joe, tutuloy ba kayo sa November? God willing, kung luloobin ng Panginoon, kasi ang Switzerland po ay napaka-safe na lugar, hindi overpopulated, maraming malalawak na lugar, sariwa ang hangin, napakaganda ng view. We will be spending 2 weeks, no? 2 weeks in November sa Switzerland. Isang bansa lamang po ang pupunta natin, sa Switzerland lamang. At tayo magpapahinga at magsha-shopping ng mga sapatos. This will be in November. If you're interested, let us know. Lalo yung mga pilgrims natin, mga Dr. Love pilgrims, ang dami nang sumasama, Diyos ko. Siguruhin lamang po ang inyong mga pasaporte ay updated at kayo po ay nakatanggap na ng
vaccination, complete vaccination. No? Yan lamang po ang requirements sa Switzerland. And God willing, matuloy tayo sa November. Last year, hindi na ako nakapagbakasyon. Itong taon na ito, pipilitin natin makapagbakasyon. Sana po ay naging mabunga ang araw na ito at abangan po ninyo ang susunod na pagbabalita buhat sa uod ng gandang si Liza Aquino. Diyos ko. Pag itong babaeng to ang makakasama ko at sa kanyang kagandahan ay talagang titibok ang puso mo, maniwala ka. Tatayo lahat ng balahibo ko sa ulo at saka sa binti. Oo. Kay Charlie, ay ako, buhusan ka pa ng tubig ni Charlie na birthday, maniwala ka. Ay, hindi ka papasa kay Charlie. Ubod po ng ganda. Abangan niyo kanyang pagbabalita. Liza Aquino, ho. Samantala, ito po si Brother June Banag, OP. Pansamantala magpapaalam. Magandang hapon. Maraming salamat. Shalom. Alaykum. Sama sa lahat ng panahon. Hindi lang pagbabalita o pagbibigay ng impormasyon. Mahalaga din ang public service. Napakalaki palang challenge. Makakabangon po tayo. Pupunta kayo ng panahon. Konting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo ba ayon sa World Health Organization, may tamang paraan ang paghugas ng kamay na makakatulong sa ating makaiwas sa sakit. Una, basahin ang kamay. Siguruhin sapat ang sabon para sa buong kamay. Kisikisin ng sabon ang inyong mga palad. Sunod naman ay ang pagitan ng inyong mga daliri. Ipatong ang kanang kamay sa kaliwa at kuskusin. Gawin din sa kabila. Pagdikitin ulit ang mga palad at kiskisin. Pagkatapos naman, ang likod ng mga daliri sa magkabilang kamay. Hanggang sa makabalik sa palad gamit ang paikot na hagod. Dagdag lamang po, makakabuti rin sabunin ang ilalim ng ating mga kuko, lalo na kung mahaba ito. Huwag din kalimutang sabunin ang ating wrists o pulsuhan. Pagkatapos ay banlawan ng tubig. Tuyuin ang tuwalya ang kamay, gamitin ang